Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga kapiklusan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, eh ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi, talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yun. Baka ano yan, baka napulungan ni Torin na naman yan. Dito po sa loob, sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat na nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga angels of death, eh di sana marami ng death dito, marami nang matay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril, nagkakalat lang dyan. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan, sa 10, 11 dyan, fake news. Alam mo, Marantan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan, nananaginip ka lang, ha? Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang polis, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, di ba? Wala ka sa posisyon para dyan. Meron ditong mga balita tayo nakikita na interview ni Colonel Marantan. Well, si Colonel Marantan, actually, nung nandito siya, isa siya sa pinakamang approachables na mga opisyal. Hindi natin alam bakit ganun si Colonel Marantan, pero may mga interview siya ngayon. May sinasabi siya ditong mga angel of death. Pero ito, may mga biktima daw natatakot dumanong lumutang dahil malakas daw at may control si Pastor Apollo Kiboloy sa EFP at PNP. Parang ano, parang baliktad ata. Parang kabaliktaran yata. Bigyan ko lang na maiksing komento yan. Sige. Kung totoo yung angel of death na yan, ang daming patay dito. Meron daw, ito ko, Choli, dagdag ko, meron siyang trained armed men who is protecting him. Wow. ROTC yun. Di ba totoo? May school hat dito eh. Sila, maglalakad-lakad, ay naglalakad-lakad tayo, humihilik sila dyan eh. Oo. Oh. O di ba? Eh, kung meron, may ano, angel of death dyan, di pinagtitira sila. Correct. Ni isa nga walang namatay dyan sa kanila eh. Ni sa atin pa may namatay eh. Sa atin pa may namatay. Ni isa walang natirga sa kanila. Oo, talaga, Colonel, diba? Marantan, ha? Bait-bait pa naman. Ang pogi-pogi pa naman sa'yo si Attorney Dinah, tapos may tira pa ilalim. Saka, Boss Dada, nung wala pa sila dito, maririnig natin tumutunog, palaka. Nung nandito na sila, puro hilik na ng mga polis. Kaya malabo yung sinasabi nila na may mga ganyan. Eh kung meron mang ganyan, edi pinagbabaril na kayo nung noon pa sa galit sa ginawa niyo sa kanila. Sa dami ng mga pang-aabuso dito. Ito pa isa, meron siyang tinatawag na angels of death. These are his protectors. Anyone who violates sa mga secrecy ay doon sila papasok to get them at kanilang families. Diyos mio, alam ko merong nagpoprotekta dito ng mga anghel. Anghel. Pero maraming manifestations tungkol doon na may mga malalaking anghel daw di sila ditong mga nakikita na palakad-lakad dito sa compound. Pero eto, Mostada, no? Mostada, wala po bang na-violate? Wala. Ha? Wala po bang na-violate sa rights ng Kingdom of Jesus Christ? Paulit-ulit yung pag-violate ninyo, wala namang lumabas na angel of death. Yung tingilan yung mga kami. Diba? I'm sorry kasi parang ano ba itong chismis na to? Chismis to eh. Ang angel of death daw ay it can be a combination of both active and non-members of security forces. Sila ang miyembro. Meron akong voluntary na nag-surrender ni sa member of that patay tayo dyan. Ilabas nyo. Ilabas nyo kasi nyo yan. Walang yan. Hindi na rin bago yan. Hindi na rin bago. Dahil yan din yung ibinabato nila sa mga Duterte, di ba? Na may mga, ano tawag nila doon? Sa army na yun? DDS. Ano yan? Duterte Squad. Duterte Squad ba? Duterte Squad. Chismis to eh. Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga kapiklusan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, eh ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi, talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yun. Baka ano yan, baka napulungan ni Torin na naman yan. Ito, tandaan natin ha. Noong nandito pa yung mga pulis, ang daming naglabasa ng fake news. Samantalang kami yung nasa loob, ang nagbabalita yung ibang mainstream media na sila ay nasa labas. Kung tayo ngayon
yung issue, yung balita ay nasa loob, na fake news pa nila, saan katutak ang fake news? Ngayon pa kayang nasa labas at wala tayo doon, walang bantay, sila-sila na lang. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan. Sa 10, 11 dyan, fake news. Ano ba? Lahat na lang ibibintang yan ako eh. Hindi ako mani... Eh, baka mamaya pati pagpantay, pagpatay kay Ninoy Aquino, dito ibintang. Tawa ko. Natatawa nga ako pag nakikita ko to kasi... Alam mo, Marandan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan, nananaginip ka lang, ha? Kasi eto, ha? Usong-uso yan. Bago mo reaksyonan, sabi dito, malaki ang grupo nila to my understanding. So sa pagkakaintindi niya, walang hiya. Baka naman, ha? Ano mo lang to, ha? Baka naman napanood mo lang sa TV to, Colonel Marandan, ha? Sabi niya dito, Pastor Kiboloy bought firearms para sa kanila. Ito ang latest firearms na hindi naman sinurrender sa amin. Parang ano eh, no? Parang ito yung ano, yung putol-putol at mahirap inugtong na istorya ng isang testigo na meron daw, tawag dito, may mansyon, katabi ng tent. Wala naman tayo nakitang tent na katabi ng mansyon. At ang akala ko, yung mga marites sa kanto lang ang nagchichismis. Ngayon pala, pati pulis, nagchichismis. So now, Sir, Marantan, sabi mo, may sumuko sa inyo. Baka pwede naman po papitsa ng ano, mukha niyan or pangalan o sumuko sa inyo na sinasabi na membro ng Angels of Death. Ngayon ko na narinig to. Kahit sa libro, hindi ko nakikita to. Sa Biblia, hindi ko nakikita to eh. Ano to? Ano na naman to mga gawa-gawa natin, Sir? Dito po sa loob, Sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat ng nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga Angels of Death, eh di sana marami ng death dito, maraming namatay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril, nagkakalat lang dyan. Oo. So now, parang fake news wata yan, Sir. Oo. Pulis po tayo. Dapat ang pinapakalat natin, totoo. Hindi po chismis. 16 days kayo nandirito. Wala kayong natagpuan kahit na isang bala man lang. Tapos sinasabi mo na mayroong private army na may mga baril at kung ano-ano pa. Ito, sorry, dugtungan ko lang. Boss Dada, siguro kaya sinasabi na may private army, may ROTC. Lalahanin natin, may school po dito. Kung pwede sila mag-ROTC, may school dito eh. Wala namang problema siguro doon kung mag-ROTC sila. Di ba? Unahin ko lang ito mga partners ano, Coach Oli, Boss Dada, Master Dea, Sir Bro J. Angels of Death, 7 million to 8 million members of Kingdom of Jesus Christ. Meron po pala kayong doktrina ng Angels of Death. Hindi alam ng 7 to 8 million na member ng KOJC. Kasi panibagong doktrina ito, bagong turo ito eh. Pangalawa, yung sinasabi po ng ni Colonel Marantan na may panibago na may mga panibago na lumutang na mga witness at nagte-testify against Pastor Apollo Kiboloy. Sir, hindi lang po dito at napakarami. Merong Amanda, merong alias Rene na puro sinungaling. Huwag nyo na pong dagdagan, sir. Huwag nyo na dagdagan itong mga false witness na ito. Maalala natin na itong si Tore ay pumunta rito sa loob ng KOJC. Very malicious sa Boss Dada, ano? Mantakin nyo yung merito ng kaso pinag-uusapan instead to serve the arrest warrant. Second, at meron pa siyang binabanggit na meron siyang mga nakita rito sa loob ng compound na ini-imply niya na meron mga human trafficking, child abuse. No, wala naman. Like, di ba ako si Oli? At ito, yan natin, lilinawin ko lang. Again, sa 7 to 8 millions member of Kingdom of Jesus Christ sa mga taga-KOJC, may bago na po pala kayong doktrina. Ano na hindi alam ng 8 millions na member po ng KOJC na may panibagong turo na o doktrina na Angels of Death. Mm-hmm. Ngayon lang natin narinig yan, ha? Yes. Mm-hmm. Mabigat itong mga ano na ito. At meron po sinasabi dito si Colonel Marantan na kaya si Pastor Kiboloy daw ay vasectomized. Ano ba? Si Smuso talaga ito. Eto, actually marami pa, no? Dami. Ano ba ito? Vlogger ba ito? Police? Kasi ugaling vlogger eh. Dapat nga, ang vlogger, pagka nagbalita, may ebidensya eh. Mm-hmm. Eh pag nagbalita ka na walang ebidensya, chismoso ka. At saka ano ah, inano niya ito ah, interview to sa isang legitimate na radio station, ha?
Pwede, pwede talaga ang kasuhan. Kasi coach, inilabas niya na eh. Coach, ang kaso niyan, nalilinawin ko lang ha. At ako ipinahayag ito sa sa radyo, ay cyber libel, Republic Act 10-175. At Colonel Marantan, hindi ho pangkaraniwang paratang ito. Cyber libel po ito, Republic Act 10-175, ang kakaharapin nyo. Masyadong vulgar ho, malisyoso, walang ebidensya. May mga counts ito, ha? Oh, oh yes. Ha? Kasi ilang ano yun, ilang points yung ano niya. So, kaya sila niya, no? Sorry. Anyways, it's not up to us to talk about kung ano man yung ikakaso. Pero ang sinasabi lang natin, eh, bilang isang pulis, kailangan, eh, kasi may sinasabi pa siya doon na 100% sigurado daw siya na totoo yung mga kwento sa kanya. Kaya sino ka? Sorry. Sino ka para magsabi na 100%ong totoo yung mga isinusumbong sa'yo ng kung sino-sino? Baka mamaya, ano mo lang yan eh, bulong-bulong lang yung nakakarating sa'yo. Eh. Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang police, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, di ba? Wala ka sa posisyon para dyan. Coach, dadagdag ko lang ito, basada coach. Parang nagkaroon ng, sa Senado, may Risa Hontivero. Sa kapulisan, mayroong Marantan. Yeah. So, eto nga, no? Diba? Maalala nyo, so sinabi ni Torre, medyo malisyoso yung mga pinahayag ni Torre doon sa hearing. Eto, mas matindi pa sa malisyoso, tinumbok na talaga niya. Mas matindi pa pala ito si Marantan, na patay-tahimik lang doon sa hearing. Binulgar na niya dito. Ito yung, di ba, meron tayong intel na na-receive na di umano nagkakarera itong dalawang to eh, si Marantan at saka si Torre. Nagkakarera daw ito eh, para sa mataas na posisyon. Kaya nag-uunahan silang makahuli kay Pastor eh. Hindi nila nahuli parehas. So ngayon, pagalingan sila ngayong gumawa ng istorya. Dinadaan nila sa statement ngayon. Kailangan, may mga kanya-kanya sila kung si, kung si Torre, malisyoso lang, eto si ano, binabanggit na talaga dito na actually, mahirap basahin ito kasi baka may mga bata nanonood. Parehas kasi ganyan ang atake ni Torre sa Senado eh. Nasa Senado tayo, makita mo, in 13 days, ang presentation niya is all about malice. Yung kanyang pagpo-position nung kanyang, nung kanyang presentation, eh, puro malisya. Aba, hindi nagpatalo si Marantan. Tinodo niya. Basta pwede po ako magtanong. Doon ba sa statement ni Marantan? In a form of question yan. In a form of question ha. Okay. Sa iyo ha. Baka ma-libel ako dito, ma-cyber-libel ako. Doon ba sa sinabi ni Marantan ay gumagamit siya ng salitang di umano o allegedly? Wala. Talagang direktang tinutumbok niya itong si itong mga kabataan na to ay talagang biktima ng child abuse, talagang 100% biktima sila. Alam ko, pagka police ka eh, usually, sa report na lagi, mayroong mga alleged. Allegedly. No, wala. Sabi nga niya, 100%. I'm 100% sure. Totoo itong mga sinasabi. Jiggy, anong kaibigan mo yan eh? Di ba? Kanya-kanya silang version eh. No? Kung si Torre, tumakagus-tagus daw, si Marantan, may angel of death. Talagang parang may mga sapak sa kukot itong mga to. Ano sila eh, ang galing nila mag-imbento ng mga salita.